Salamat. Thank you. Merry Christmas. Magandang araw po sa lahat. Sa video na to, guys, samahan niyo po kami magbigay ng regalo po dito po sa Zambales sa ating mga kapatid na Aita po. Kasama po natin dito, guys, ang alumni po ng De La Salle Zubel. Nagbigay po sila ng mga groceries package po at nagpakain din po dito. At syempre po, nagbigay ng regalo ng mga laruan sa mga bata po. At syempre, yung ating unit team kalusugan po, ang ating mga medical doctors, mga dentista natin, nurses, medtech. So lahat po na tumulong po dito. Lahat ng healthcare professionals ng Unit Team Kalusugan nagbigay po ng medical and dental mission dito po sa ating mga kapatid na Aita. At syempre po, na-interview din po natin ang ating pinaka-leader po dito, si Apo Tubag po. So para malaman natin kung paano po sila napunta dito from Mount Pinatubo, ang kanilang history po. At ito ang ating Christmas special po, regalo natin sa ating mga kapatid na Aita dito sa Zambales. At syempre po, kasama ulit natin ang Unit Team Kalusugan at ang De La Salle Zubel. Alright, so maraming salamat po. Like, comment, share, subscribe. At i-like natin, guys, para tuloy-tuloy na po ang ating ganitong content. Thank you so much. Tapos po ang PWD. Dito. No. So may ECG tayo. So yung lab test natin. Dami na nag-urinalysis. Natin tumingin din sa ano, sa medical, baka meron pong maibibigay. Ha? Sige po. Oh, ayan.
isa lang muna tinanggal natin, ha? Nabunutan? Huwag muna. Huwag muna akong huwag. Okay. Okay. Ate, sir. Ano nga kuya? Lagay mo sa lababo para magsipilyo. Akala ko. Dila. Pwede kahit dalawang, dalawang tatlong beses sa isang araw. Pero, isa sa umaga, diba? After nyo kumain ng almusal. School, nandito lang naman kayo sa community, malapit na school yung isa sa tanghali pagkatapos yung kumain ng recess or ng lunch. And importante, dapat nagsisipilyo kayo sa gabi. Lalo na sa gabi, bago kayo matulog, okay? So, usually, may mga food rush. Ay, binigyan naman yata. Ay, binigyan naman yung food rush. Oo, yan. So, hindi yung regular size na food rush. Kasi, ito kung paano mag-gamit yan ito. Paano magsipilyo ng tama. Okay, ito yung food model. So, ito ang toothbrush. Pag nagsisipilyo pa yung mga ipin nyo sa harapan, ganito po, taas-baba. Taas-baba. Paano po ulit? Taas-baba. Taas-baba. Okay. Tapos, syempre, yung nagpilyo sa likod, kailangan yung releases. Pag sa likod, paikot-ikot po. Paano po yung sa likod? Paikot-ikot. So, yung sa harapan, paano? Taas-baba. Taas-baba. Kasama ko sa may gilagi para matanggal yung mga tingin. Nasa likod, paikot-ikot. Okay? So, syempre, pag nalinis nyo, kailangan nyo syempre linisin yung ilalim sa pataas ng ipin, di ba? Para si Pilol, dadaan nila yung toothbrush na ganyan. Para matanggal yung mga tinga dito, sa, lalo na sa likod, kasi communicate yung dumi mo yung pagkain dito eh. Ganyan po, okay? Tapos pagkatapos naman, yung kalimutan yung ipin yung sa likod, yung likod. Kasi marami din tinga dyan. Paikot-ikot lang po sa likod. Simula sa gilagi na lang sa ipin. Para po matanggal yung mga tinga. Ito yan po. Tapos bago kayo mag-ano, huwag nyo kalimutan linisin o ito fresh yung gilagi. Huwag nyo gano'n ah. Para sugatan din na gano'n. Kasi dumidikit po yung pagkain lalong malagkit. Dumidikit yan sa pila. Panginoon yung tinutbrush yan. Bad breath kayo. Ha? Tapos saka kayo mag-inom. Okay? Sige po. Nagkaano, kumain na ba kayo lahat? Kasi bawal po kumain. Pag-alagay ko ng tsure. Kumain na kayo. Sa oras lang naman po. Ay, hindi ko pa pwede kumain o kumain na kahit ano. Paglagay natin ng tsure, pwede kayo dumot. Ito, kasi ano siya, tingnan mo naman. Mamaya, mamaya, titingnan ni Doc. Pagkasi sa putan, kalamin ko yung ano. Kulang kayo. Sa medical na po doon. Sa medical. Kasama natin sa sitio na kabuhay. Alam ko ka. Mabubura yung ano? Mabubura. Ay, puto. 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 Ay, puto.
balita mo, uli. Sa summer, Doc. Uli ba yung mga bata dito? Paano pa po? Uli kami dito, ito. Ito mag-assist. Pag-uli tayo dito, uli. Parang sa mata, wala pa. Tapos na kayo? Tapos na? Hindi pa. Good morning po, Apo Tubag. So ngayon, nandito po tayo sa lugar niyo po. Ano po ito na lugar po? Bale, nandito po tayo sa Lakas Pamenan. Ang Lakas Pa, isang aming organisasyon. Lubos na alyansa ng mga katutubong Aita ng Sambales. Kung saan ay ito po yung dito kami nalipat na mula nung pumutok yung Mount Pinatubo nung 1991. Yung pala yun. Opo. Ah, so doon kayo talaga sa Pinatubo? Doon kami talaga sa Mount Pinatubo na karamihan sa amin. Mula doon sa paanan. Yung pamumuhay doon ay sagana. Siyempre pag sinabi natin lupain yun, no, nandun lahat yung, ano, yung pagkain namin sa loob. Kumbaga masaya yung mga bawat pamilya. So balit nga po nung pumutok yung Pinatubo ay palipat-lipat kami ng lugar. Bali, umabot kami ng 12 na lipat bago nagkaisa kami sa ng buong Aita na maghanap ng isang lugar na mismo yung pag-ari ng isang katutubo o ng aming samahan. Kahit ngayon dito tayo sa Biyaw ay ito yung binili ng aming samahan na lupa. Mula doon sa tulong ng mga katuwang namin at pundo ng Lakas ay pinangarap na bumili ng sariling lupa para hindi tayo mapaalis. Ah, binili na po ito. Binili ng samahan.
kaya pala. So may barangay ano dito, kayo po. O may barangay yung... captain, may mga barangay officials din po ito. O dito po sa loob meron po tayo. Pero po ang kadalasan po ay hindi tayo kontrolado ng barangay. Dahil sa man ito ay kumbaga, kung may mga patakaran tayo na sinusunod. Opo. Pagdating din sa barangay, may sinusunod tayo na patakaran. Subalit nga po yung patakaran ng barangay, hindi natin gaano ini-exist dito sa Pamaynan dahil may sarili siyang patakaran. Mm. Pero may mga barangay official dito sa loob. Alright. So yun pala po yung history. So ilang taon na po kayo, Apo? Bali ako po ay, kumbaga, yung aking pagiging kinono ay mula dun sa Uybon-Uybon. Kasi yung sama namin ay may anin na sektor. Mm-hmm. Yung Uybon-Uybon Lakas, 5 taong gulang hanggang 7 taong gulang. Mm-hmm. Tapos yung Uybon Lakas naman ay 9 to 15. Yung lakas kabataan hanggang pataas, kababaihan, kalalakihan at kalakas tua. Bali, nagsimula ako dun sa Uybon-Uybon. Sa ngayon po ay ako na ngayon ang chairman ng aming saman at nasa 42 na po ako. Mm, 42. Pero, so minamana po yan? Yung... Ako minamana po. Kumbaga yung sa amin po ay... yung hindi naman minamana, kumbaga pinipili ng komunidad ang mamumuno. Wala kaming eleksyon, kumbaga nominis yan ng mga elder. Ah, yung papala yun. Yung papalit. Mm-hmm. Kasi kumbaga ito yung una naming pamamahala na hindi eleksyon. Kumbaga nominis yan ng, ano, ng lahat ng katutubong leader o lahat ng mga matatanda na mamumuno sa, ano, sa tribo. Mm. So, bali, may pamilya po kayo. Opo. Na ano po. Tapos, galing po dun sa Mount Tinatubo, binili niyang lupa dito, tapos nagkaroon na ng mga pamilya-pamilya. Pamilya-pamilya po. So, ang pinakauna po dito, Apo, ilan po mga families? Bali, nung una po kami dito ay, kumbaga, 150 mm-hmm. na family. So, bali, nung pagdating po namin dito, ito, walang mga kahoy ito. Isa siyang kugunan. Mula nung 1991 ay nagtanim na kami ng mga iba't ibang ano, mga iba't ibang punong kahoy. Kaya makikita natin ngayon, ito, ganito na siya sa paligid natin. Opo. Mula po doon sa 250, naging 285 na kami ngayon. Mm. 150? Kaya, opo, 150. Oh, tapos 285 families. Pero na. Po yung kwento ng aming saman ay nagmula doon sa pagkatuto sa ano, yung personal literacy ni Paolo Freire sa Baytampa. Yung mga katutubo ay tinuro magsulat, magbasa, saka magbilang. Mm-hmm. Mula doon, hindi lang ito yung ibig sabihin ay pagbibilang at saka pagbabasa. Kumbaga ay paano manindigan isang katutubo. Mm-hmm. Palipat-lipat kami. Okay. Tapos ngayon po dito, kung mapapansin natin, may sarili na kaming Lakas High School. Mm-hmm. Dahil doon sa sinabatas na DO62 na kumikilala ng katutubong edukasyon. Yun. Kaya ngayon, ano na talaga? Opo, meron tayo ngayon. Dito sa ating Lakas High School ay mga katutubo ang karamihan na nagtuturo na mga pasado naman salit. Mm. Saka may ID number na po tayo yung ano yung Lakas High School. Mm. Ano na, professional na lahat. Opo po. Mm. So hindi na pag sinabing katutubo, nasa bundok lang. Ngayon kasi, marunong na magsulat, kasi, magbasa, guro na, professionals na. Kasi kumbaga no, hindi natin masisisi yung mga kapwa nating Pilipino kasi yung pagkapakilala sa katutubo ay nasa bundok. Mm, pero kung makipamuhay ka sa ano sa community, kumbaga mababago yung pananaw mo. Mm, pag nandito ka na. Nandito kaya ka na-amaze na nga po ako eh. Opo. So guru pala to yung kanina. O, kanina po. O. Yung mga nagwawalis po dito. Opo. Ganda. Galing. Kasi sabi nga namin, hindi namin sinisisi yung nagsulat ng ating kasaysayan. Mm-hmm. Kung ano yung pagpapakilala sa ano sa ita. Mm. Subalit kung makipamuhay ka sa loob, mababago yung ano yung pananaw mo. Opo. Na hindi na katulad ng dati na yung walang alam. Pero may mix naman po, yung hindi lang Aita. Kumbaga nakapangasawa din yung Aita na ng unang. Oo. Pero karamihan po dito Aita. Aita. Kasi kung patitingnan natin yung kung bata unat na to. Kung unat ng buhok yan dahil yung nanay niya ay Aita. Ibig sabihin 50%. Opo. Ito yung bata ito. Oo, oh, ito. Walang ano yan. Kumbaga Aita pa rin. Aita pa rin. Kasi mula doon sa pag-asawa ng ano ng ilan na ng unat. Kumbaga nando pa rin yung dugong Aita dahil nanalalayta doon sa ano, sa clan nat ng galingan ng nanay niya. Galing. Kaya kung minsan po hindi kami nahihirapan sa pag-implement ng ibang ano patagran namin. Dali isang clan lang kami. Maraming clan. So, ano po,
Apo. Doon sa mount pinatubo, ano kaya, solid talaga po doon. Wala talagang nakalat na aita sa ibang lugar. Doon lang po talaita. Di bali po yung mga aita sa atin dito ay kumbaga nagkalat sa ano sa apat na probinsya. Mula Sambales, Bataan, Pampanga at Caporac. So balit may kanya kami, may kanya-kanyang teritoryo na ginagalawan. Pero magkakilala. Magkakilala po. Oh. Ganun po siya. Ang halos kalahati siya ng Region 3 na ano na aita. Pero dati, ano po yung mga hanap buhay po ninyo po? Bali, yung dating hanap buhay po namin dito yung pagtatanim ng mga root crop. Sabay tan, taganunan po, nagtatanim kami ng mga palay. Pero pagdating sa ano sa pang-araw-araw na pumumuhay, kumbaga sagana. Kasi kung minsan kung pupunta ka sa bundok, andun yung mga pagkain na kahit hindi mo na sa ano, hindi na itatanim. Opo. Diyan na yung mga hayop doon na hihunting na lang. Kaya kung minsan yung mga katabungay tayo, wala tayong mga kagamitan halos. Kasi kumbaga kung gusto mong uminom, tatagpas ka ng buho, gagawin mong baso. Kung gusto mong kakain, kukuha ka ng dahon ng mga sabaw o saging. Saging, yun ang gagawin plato. Pinggan. Pagkatapos mong gamitin, pwede mo pang ano, naging pataba siya. Ganun po yung so ngayon po, ano masasabi niyo po, nandito po kami, yung mga Unit Team Kalusugan, kasama ang doctors, nurses, at ang ating mga guro sa Lasal, na mag-charity or magbibigay ng tulong po sa inyong nasasakupan po, Apo. Bale po, kumbaga yung nagpapasalamat ako sa grupo ng Lasal yan, kasi kumbaga yung doon sa haba ng aming tuwangan, kasi umaabot na kami ng 10 taon, ibig sabihin yung lahat ng mga charity ng Lasal din ay kumbaga nagsama-sama ngayon ay para makatulong sa amin, kasi kumbaga yung kung titignan natin halos lahat ng katutubo ito yung nahuhuli sa pangkalusugan. Kasi ang nalilimit na naman napupuntahan dahil sa layo. Kung wala tayong mga katuwang nasa Manila, hindi kami maipapakilala na matulungan. Kasi siguro ito yung panahon na dapat ay kumbaga pumunta tayo sa mga pamayanan ng mga katutubo para alamin natin kung ano yung mga kalagayan. Kaya yung mga dapat i-check up, i-check up na, lalo na mga bata. Alright. So paano pala pag may nanganak or ano, may ano din po kayo dito? Kasi kung may nanganak dito, kumbaga yung tradition pa rin na ginagawa. Tradition pa rin, pero nagpipila dahil malapit naman yung ano yung primary hospital dito. Pero karamihan po as a traditional. Traditional pa rin. Hindi pa rin sila mahihirapan. Opo, hindi pa rin, kasi naman yung pagdating doon sa mga traditional natin na nagpapanak ay kumbaga wala pa doon naman na sa baitan. Yes. Kumbaga tested na. Tested na talaga. Halos lang namamatay. Opo. Ano na ibig sabihin pares lang. Yun. So, ayun. So, masaya kayo ngayon na po na ang ating mga team dito nandito po ngayon para mag-abot po ng kaunting tulong. Opo, no, masaya po. Kasi kumbaga, paminsan, ito na yung gawain ng katuwang namin na Lasal yan. No? Kumbaga sila nakikukunik sa iba't ibang agency alumni o agency, ng ano ng Lasal yan. No? Kasi kung walang ganito, siyempre, hindi kami talaga naaabot. Ayan. So, ayan. Pinapila ng mga bata. Opo. Thank you po, Apo. O, sige, salamat po, Apo. Ayan. Senior po. Senior of... Pag senior, may isang ganitong gatas. Ayan. Okay na. Kuha lang po, kuha lang. Opo, kuha lang. Tigi isa.
Thank you po. Sa matanda lang yan, oh. Senior. Okay lang, videoan. Te, okay lang, video. Salamat po. Opo, tigi isa po. Okay lang, video ah. Kuha ka. Okay. Thank you.